Nescafe Dolce Gusto. Excited na ako dito. Mag-unbox tayo ngayon ng second purchase ko ng Nescafe Dolce Gusto. Medyo mas malaki yung packet ngayon. Ilan ba yung binili ko? Hindi ko alam kung dalawa or tatlong klase ng capsules. Nagluluto ako ng ribs ngayon sa oven, so habang inaantay ko yun. Mag-open na tayo. Wala akong cutter dito eh, so ayoko rin gumamit ng knife pag ganito. Kinukuha to dito sa post. Wala talaga silang parang post office eh. So parang sa supermarket, may part doon na pick up or drop off ng mail ninyo at ng mga parcels. Paramihan, papel. Ayan lang siya. So halos kalahati. Ito yung favorite ko eh. Masarap talaga siya. Chocosino. Parang ang nakalagay dito is 8 pero 16 capsules talaga siya. Meron lang 8 na milk, 8 na chocolate mismo. Sobrang sarap niya, in fairness. Hindi naman ako mahilig sa chocolate, pero yung chocolate drink, pag gusto ko, yun, masarap siya. Ito, yung isa ko pang binili, this is 30 capsules. So, hindi siya yung parang milk and chocolate na hiwalay, ganon. Ito naman, kape. So, cafe au lait or cafe con leche. Yun yung nakalagay dito. Ano siya, may milk siya. So, hindi ako mahilig yung sa super dark black na coffee. And next one is latte macchiato caramel. So, wala akong mahanap na parang white chocolate mocha na parang sa Starbucks. So, ito na siguro yung closest. I haven't tried this one, pero excited ako i-try tomorrow morning. So, excited ako. Ang dami kong itatry. Hindi ko pala na-film yung unboxing nung ano. Yung parang Dolce Gusto machine. Kasi ang binili ko lang naman yung pinakamura. Ito yung caramel, tapos ito yung sa milk. So, makikita nyo naman yung kaibahan sa color. Tapos, mayroon din nakalagay dito. May indication kung gaano karaming water yung kailangan or gaano siya kataas dapat. Ayan. So, makikita nyo dyan, may parang meter or bar. So, ito, mas lower siya. Ayan. So, usually, ito yung inuuna. Tapos, susunod yung parang milk. Ganun din siya sa Chocosino. Tapos yung cafe au lait, since isa lang siya, then you just follow yung meter niya. Meron naman din dito sa box. Ayan siya. Ayun lang guys, tonight I'm just going to eat my meal, yung ribs, spare ribs na niluluto ko, and then iced tea and water, yun lang. So that's it guys, I'll see you tomorrow. So nag-rinse na ako ng mukha, tapos nakaligo na ako, nakapag-makeup na ako ng konti. Hindi ako nakamakapal na foundation ngayon. Wala, na-mess up talaga ng Laneige White Dew Toner yung skin ko na naman. I mean, grabe oh. Ayan o, ang dami. Hindi naman siya ganyan. Hindi naman siya ganyan before ako gumamit ng Laneige toner, pero na-mess up niya. So, tomorrow, pupunta ako dun sa parang makeup and skincare shop. So, tignan natin. Tomorrow, for now, may kiklaim lang ako na mail. So, ang outfit ko, ito lang, yung turtleneck na ano ba to? Terra Nova pa to. Matagal na sa akin to. Mga 11 years! My God! 11 years na sa akin tong damit na to. Kasyang-kasya pa rin siya, thankfully. And yung Uniqlo na leggings na ultra heat tech. Tapos, yung favorite shoes ko, yung Keds na gold yung color niya. Yun lang. Go-grocery lang naman ako. Inayos ko lang ng konti yung sarili ko. Feeling ko kasi pupunta ako sa mall kanina, pero hanggang 8 lang pala siya pag Saturday and Sunday. So, let's go! So, nandito na tayo sa post office. Hi guys! So, another haul na naman. Siyempre, ang haul ko, grocery na naman siya. Naparami ako ng bili. Ewan ko ba, parang last time kasi, last week yata, parang konti lang yung binili ko. Parang nirefill ko lang yung kung ano yung usual na kinakain, like bread. Hindi na ako bumili ng milk. Binigyan ako ng mga juice, so hindi na ako bumili ng mga bagong juice. Kasi last week, I think bumili din ako ng malalaki. Anyway, so ngayon bumili ako, hindi na yung may mga, yung mga branded talaga. This is supermarket lang. It's Ika.
ika basic lang siya. So for the kitchen spray lang siya. Hindi ko alam kung gaano siya ka-effective, pero hindi naman siguro ganun ka kapangit yung result pag ginamit mo yung ganito. I mean, still is a Nordic country and okay pa rin ang mga products nila kahit yung mga supermarket brands. So next is for the bathroom dahil paubos na rin siya. Bumili na ako ng aluminum foil. Tapos bumili ulit ako ng pumpkin soup. Matagal na ako hindi nakakain yan. Siguro mga 2-3 weeks na siguro. Tomato chunks or tomato sauce. Parang ganun. Anyways, kahit ano yan, okay lang sa akin. Mahilig ako sa tomatoes. Eggs. Bumili lang ako ng 6. Kasi meron pa ako dito. Banana. Kimchi. Bibili sana ako ng mga ingredients pang gawa ng kimchi, pero ganito na lang muna. So, try natin itong kimchi na yan. Yan yung brand niya. Salad mix, bell peppers, or paprika, yan yung tawag nila. Bacon. Parang mura, ang mura ng bacon nila dito eh. Parang 10 lang yata ito. 200 grams is 10. So, parang sa atin 60 pesos lang. Diba? Bumili na ako ng 2. Maubos ko to kaagad. Dami kong binili. Pesto, arabiata. Ayan siya. So, maliit lang yan. 130 grams. So, pag gusto kong magpasta, arabiata, ayan na siya. Ready na siya. Meron din akong Uncle Ben's Thai coconut curry. Pwede naman ako magluto. Yan, Uncle Ben's Thai curry. Pag tinatamad na naman ako magluto, yan lang. Sauce lang siya. Siyempre, paubos na yung chili paste ko. So, bumili na lang ako ng sriracha. Next, cucumber. Ihalo ko sa inumin. Yung pag everyday, kailangan ko i-hydrate yung sarili ko from within. So, cucumber yung ihalo ko sa water instead of lemon. Bumili ako ng lasagna. Hindi ako marunong gumawa ng lasagna kahit may oven siya. So, dito muna tayo sa mga panahong gutom na gutom. Grapes. Seedless na grapes. Ayan. So, magkaiba siya. Mixed yung binili ko. Ito, medyo mahal siya. Magkano to? Parang nasa 60. Yung iba mahal. Sobrang mahal. Parang 140, 200, 400, ganon. So, ito na yung pinakamura at pinakamaliit. So, try ko siya kung magagawa ko parang tapa. Ganon. Sarap magtapa. Tapos, chicken breasts, ground beef, pork chop, ano na nga ba tawag ito? French beans. Ganon. Frozen. Mas madali ang ganyan. Tapos, meron pang pesto. Sweet and sour original. Hindi ko alam kung saan ko ito gagawin. Basta kumuha na lang ako. Uncle Ben's pa rin siya. Taco mix. Korean barbecue bulgogi mix. Cherry tomatoes. Ihalo ko yan sa salad. Tapos, kung minsan kakainin ko siya as ano, ganyan lang with patis. Tinapay ulit. Naalala ko dito si Mother, si Miss Mark, ang aking ninang at previous ano supervisor sa trabaho. Naging ninang ko siya and friend and nanay-nanayan. So, para sa kanya to. Pag may nakikita ako na pwedeng pasalubong, bumibili na ako para, alam mo yun, matick off sa list yung mga tao na bigyan ko ng pasalubong pagbalik ko this summer. So, yun lang naman yung mga pinamili. Wala na. Yung ginamit ko yung itong IKEA. Parang hindi na ako bibili ng additional na plastic. Ah, hindi. May pinili pa ako. Ito pa pala. Bumili akong Coco Pops. Paborito ko to eh. Tingnan natin tomorrow. Kung wala na akong pimples, okay lang naman kahit hindi super kinis yung face ko. Basta wala lang pimples. Diyos ko, last year wala ako noon. Ba't po ngayon taon na to? Planage, what happened? Kapag combination to oily skin ka, huwag ka nang maglaneige. Kapag dry na lang yung skin type mo, yun, magganun ka. Pero never. Siguro kung normal yung skin mo, huwag mo na rin i-risk. Hindi na rin kinakaya nung human nature. Maganda siya for maintenance. Pero yung pag ganitong may breakout, kailangan mo talaga ng concentrated, yung malakas talaga. Pang malakasan, sabi nga nila, kailangan mo. Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng acne journey na yan. Hi guys! Kakauwi ko lang from the church and the mall. Doon na ako kumain ng lunch ko. Burger King. Double cheeseburger and then parang chili poppers. Parang ganun siya. Masarap siya. Yung binili ko doon sa makeup shop nila, which is Kix. Yan. Check nyo yan sa
website nila, kicks.se. Maganda bumili doon. Marami silang makeup, skincare. So, kinakailangan ko talaga yung sa Kiehl's. Yung tumulong sa akin doon, yung sales person na nandun. Hindi maganda yung feedback about doon sa Kiehl's na blue astringent. Sabi ko, baka naman, hindi naman dry yung skin nila. Sinabi ko, baka naman kasi sobrang oily yung skin ko. Baka maging mas effective siya sa akin compared sa mga kilala niya na gumamit, diba? Hindi naman kasi sila ganun ka-oily dito eh. So sabi niya, yung skin ko daw, skin type ko is may dry parts pa rin. So, combination. Siguro combination to oily. Yung hinahawakan ko, parang sobrang oily lang yung nararamdaman ko sa buong mukha ko. Siguro, mas maganda itong nirecommend niya for long-term use. Ito, Clinic na Toner. Ang pangalan, Anti-Blemish Solutions Clarifying Lotion. So, isa to sa mga kinonsider ko. Actually, dalawa lang sila na pinagpipilihan ko. Clinic for yung Kiehl's. Kasi Clinic, nakapag-try na ako before nung moisturizer nila. Sobrang effective. Maganda talaga. Wala silang mga samples. Walang sample sa Kiehl's. Actually, yung mga Kiehl's, wala sila doon sa store mismo. Kahit doon sa isang shop na Olens. Napabili na talaga ako na full size. I mean, I would take her recommendation dahil mas, syempre, trabaho niya yun. Mas alam niya yung mga bagay-bagay. Ako nag-research lang naman ako this weekend. This is step 2 actually. Pero ayokong bumili ng maraming product from their line kaagad nang hindi ko muna natatry ang isang product na, uy, kung maganda sa akin. Ganon. Tingnan natin kung mag-i-effect siya. Stop ko muna din siguro yung anti-acne from Ivy. And then, next one, dahil ubus ko na ito, ito yung palagi kong ginagamit. Ito, Elizabeth Arden na beeswax siya eh. 8-hour cream. Tapos, konti na lang. Ayan, no? Konting-konti na lang siya. And ito, wala itong color. So, yan ang ginagamit ko pang lip balm. Tapos ito, mag-try naman ako nung may color na. Pero sheer tint lang siya. So, same packaging. Ayan, ito yung luma. Same packaging siya. Hindi nyo makikita yung kaibahan talaga. Unless, putuksan nyo syempre. Ayan. Maganda. Sobrang subtle lang talaga yung color niya. Kung makikita nyo. So, yan na yung pinaka-okay na color pagdating sa akin. Hindi siya super dark. Parang fresh lang siya. Prices nito, kung titignan nyo doon sa website ng Kicks SE, andun siya lahat. Yung mga prices niya, hindi sila nagtatago ng prices dito. Kahit doon sa mga kotse, makikita mo kaagad yung prices. Excited na ako dito. That's it for today. Thank you for watching. Mag-study time na ako. Bye-bye!